sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni KBBM News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Mga KBBM, matapos mag-trending sa social media ang isang dating pulis na si Willie Gonzalez, kung saan ay nakaalitan niya ang isang siklista, heto, tuluyan na siyang tinanggalan ng lisensya para humawak at magmay-ari ng baril at tabawin pa sa kanya ang tatlong pag-aari niyang firearms. Makikita sa viral video na sinapak at tinutukan niya ng baril ang isang siklista dahil sa away trapiko. Dahil dito marami nating kababayan ang nagalit sa driver ng pulang kotse dahil sa kanyang ginawang panunutok ng baril at napag-alaman na isa pala siyang dating pulis. Dahil dito agad na umaksyon ang mga otoridad, partikular ang Firearms and Explosives Office para kumpiskahin ang mga baril ni Gonzalez at tanggalan pa ito ng lisensya. Komento ng ating mga kababayan, dapat hindi lang basta-basta tanggalan ng lisensya ang retiradong pulis at dapat ay... Dapat kinukulong to mga kaibigan, dapat kinakasuhan to kasi yung ginawa ng yun mga kaibigan may kaso yun eh. Makasuhan at makulong pa ito para hindi na pamarisa ng iba lalo't ginagamit ng ilang mga abusado nating mga kababayan, partikular ang mga dating pulis at iba pang individual ang paggamit nila ng baril kung saan ay nauuwi sa malagim na krimen. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Kung ikaw ang tatanungin, sapat na ba natanggalan lang ng lisensya itong si Willie Gonzalez o may iba pang parusa? Para sa akin mga kaibigan, dapat makulong to, mapalusahan. Hindi pa pwede yung mga ganyan. Parang gagawin nilang hayop ang mga tao, kakasahan nila ng baril, pwede nilang patayin, gano'n. Na dapat isang palaban sa kanya. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay KBBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na KBBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming marami pong salamat. Tapos na ang pribilehyo para magmay-ari ng baril ang dating pulis na si Wilfredo Gonzalez. Si Gonzalez ang motorista na nakunan sa viral video na bubunot at nagkasanang baril sa isang siklista dahil sa sagutan sa trapiko sa Welcome Rotonda noong August 8. Ayon kay PNP Firearms and Explosive Office Chief, Police Brigadier General Kenneth Ducas, malinaw na mali ang ginawa nito dahil lamang sa gitgitan at sagutan sa trapiko. Kaya naman kahapon, kinansila na nila ang license to own and possess firearms at firearms registration ni Gonzalez. Kinumpiska na rin ang FEO kaninang umaga ang tatlo pang baril na pagmamayari nito. Today is August 28, 2023. Yesterday, a video was uploaded sa social media which goes viral. Involving a motorist and a cyclist. Yung video na ito is nakuhanan somewhere sa Welcome Rotonda sa Quezon City. Immediately, nung nakita natin, the Chief of the Philippine National Police, General Benjamin Acorda, ordered the Firearms and Explosive Office to revoke immediately the LTAP of the individual who was seen pulling his gun, and the individual was identified as Wilfredo Dioya Gonzalez. Ito po yung ginawa nating revocation order. It was revoked yesterday, August 27, 2023. This morning, we confiscated all the firearms under the name of Mr. Gonzalez, which consists of four firearms, three caliber 45,
and 1 9mm pistol. Kinumpirma naman ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Red Maranan na dating Police Gonzales. Well, base dun sa ano, base dun sa official records na na-pull-out natin, dating nga siya ng airport ng PNP. And he was dismissed sometime 2018. So kung ano man yung kaso, pinupull-out na namin. But initially 2018, he was dismissed from the service. Ang una po, ito po yung Rock Island, caliber 45. Ito rin po yung Remington, also a caliber 45. And lastly, an Armscor, caliber 45. Yung isa pong firearm niya is was deposited at the Quezon City Police District. And sooner, the Quezon City Police District will turn over the said firearm to the Firearm and Explosive Office. So, ito pong firearms na ito is na-confiscate na natin. It will be deposited dito sa Firearm and Explosive Office. And reminder lang po, doon sa mga kababayan natin, today is the start of the Kanban and will last until the 29th of November of this year. So, in order for you to bear your firearm legally outside your residence, you have to apply for a gun ban exemption sa COMELEC. Ito po ay online. Pwede nyo nga buksan yung website, nakalagay naman po doon yung steps kung ano yung gagawin natin, no? And with that exemption, you can now go to the range or legally carry your firearms outside your respective residences. Ako yung pinasunod sa polis. Ako ay aglaro pumunta sa QCPD para ipabot ang aking panin. Ang incident nito ay nangyari noong August 8, pag 6 ng hapon sa Quezon Avenue, malapit sa Roll from Rotonda. Pagkatapos ng konfrontasyon na nakita niyo sa Royal Video, ako at ang aking sivilista, ay pumunta kami sa police station sa kung saan kami ay nagkausap, nagkapatawaran, at nagkasundong kalimutan ang nangyari. Kami ay gumawa ng nakasulat na kasunduan at ang kopya ay hawak ko ngayon. Subalit bilang respeto sa kanya ay hindi ko po muna ilalabas sa media ang nilalaman nito habang wala pa siyang paintulot. Kung hindi pa lumabas yung video, mga kaibigan, di paano na ugali dyan, di wala na. Di mas lumala pa, mga kaibigan, di ba? Naayon sa aming kasunduan na tapos na ito. Sa oras rin yun, napagtanto ko na isang lumalian na hindi na basporti na sa mga kumbarin. Kahit na ito ay hindi ko naman itilutok sa kanya. Dahil dito, voluntaryo kong iniwan ang aking baril sa police station upang malinaw po mapag-isipan kung gusto ko pang magaling ng baril sa inaharap o hindi na. Yun lamang po ang aking masasabi na sa ngayon, maraming salamat po. Pwede po, General. Pagbibigay siya ng written statement. So, yun lang po yung pinakiusap ko sa mga bloggers na kawawa naman yung mga atako. Dapat bago mo sana ginawa yun, dapat inisip mo rin sana yung sitwasyon. Kasi alam mo naman yung sitwasyon kasi dahil lang sa init ng ulo, magkalalabas ka ng baril, ikakasama. Paano pag naputok mo yun, di ba? Ngayon, kasalanan, sisihin niyo pa yung mga vlogger ngayon. Kasalanan mo yan eh. Harapin mo. Para makapamilya ko, para kasama-sama ako ng tao na hindi naman mangyayari yun kung hindi ako talaga dumipensa lang din. Pero hindi nyo... Dumipensa? Inano ka ba nung naaway ka? Ito na masabi po lahat. Sa naunang press conference ng Quezon City Police District, sinabi ni Gonzales na nagkaayos na sila ng siklista kaya't hindi na umabot pa sa pagsasampa ng kaso ang insidente. Anyway, meron po kasing nag-trending kahapon itong nakaraang weekend na isang siklista at saka isang mamang nagalit at binunot at kinasakuno.
mga ganun, no? Kinasa ang kanyang baril. Naku po, patay tayo dyan. At eto na nga, nag-trending ito sa social media dahil talagang marami ho ang nagalit dito sa mama na ito dahil nga ho, alam nyo, minsan talaga, pag tayo nakakaramdam ng pangaapi, di ba? Sa mga mayayabang, medyo nagagalit talaga ho tayong mga mamamayan, di ba? Para hong nagalit ho itong mga netizens pagdating ho dito sa mama na ito dahil nga may pagkasang naganap. Alam nyo, sa totoo lang, ha? Kasi iba sa kababayan natin, mukhang hindi ho ata alam ibig sabihin ng PTC. Permit to carry. Hindi to permit to kasa. Akala siguro nila PTC. Yung kay kasa. Permit to kasa. Hindi ho permit to kasa ho yan. Permit to carry po yan. Ha? Ang ibig sabihin lang po niyan, maaari nyong bitbitin at ang baril po ginagamit lang sa self-defense. Okay? Para ho lang sa kaliwanagan ng ibang mga may PTC dyan. Self-defense po ang baril. Hindi ho yan pananakot o di kaya paninindak at higit sa lahat pagmamayabang. So, para ho lang klaro, nagalit po ang mamamayan. Alam mo, sa totoo lang, sir, kung ako sa inyo, dinaan nyo na lang sa mukha. Mukha nyo pa lang, sir, natakot na sigurado ako doon. Yung sa siklista, hindi nyo na kailangan kasahan. Hindi, sa totoo lang, ha. Pag ako nakasalubong ko to si sir, sir, hindi naman. Nagbabike lang. Hindi, nakakatakot ka nga nun ni sir. At saka, isipin mo, may pin pa yan. Oh, malupit siyang pin na yan. Yan na nagdala dyan, yung pin na yan, eh. Sa madaling salita, gina-judge sa social media. Naku po, ayan tayo, eh. Gagawa-gawa tayo ng hindi maganda. Tapos pagka nabira tayo at nabanatan tayo sa social media, gagalit kayo sa social media. Sino ba yung social media na yan? Hindi, alam mo, pasensya na ho. Sa mga may balak gumawa ng masama at may balak gumawa ng hindi maganda sa publiko, wag nyong iisipin na walang kamera. Alam nyo ngayon, lahat may kamera na. Okay, lahat ng tao ngayon may video-video na, lahat ng cellphone nila. Kaya ingat ho tayo, wag ho tayong masyadong inaano natin yung init ng ulo natin. Alam nyo sa sasakyan, dapat ho talaga wag ho tayo mag-iinit ng ulo. Kahit ano pa hong gulo ng trapiko. Kasi, alam nyo, marami naman talagang magulo sa kalsada. Pero ika nga, tandaan nyo itong quotation na ito. Ano ito? Napaka-importante ito. Mabigat itong quotation na ito. Tandaan nyo ito. Ha? Picon talo. So parang, sir, you are justifying. Sabihin na natin, sir, itong siklista na ito, bastos. Sabihin na natin, sir, ha? Walang galang, siraulo, namimikon. Still, hindi pa rin po tama ang kasahan o hindi pa rin po tama ang labasan ng baril. Sabi ko. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.